Kumusta mga kalakwatsa? What's up? Sana safe kayo dyan. Once again, welcome back to my channel. This is Moto Lakwatsero. Ngayon, excited tayo dahil papunta na ako sa shop. Nagdaan na ako sa ATM para mag-withdraw ng pambayad natin. Dahil kukunin na natin yung medyo matagal-tagal ko ng gustong magkaroon. Eco-friendly to na sasakyan. Isa to sa mga toys for the big boys. So kukunin natin ang Cabo Mantis Plus. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pwede ma-offroad, pwedeng sa kalsada, chill ride, muni-muni ride and all. So tara, samahan niyo ako dahil pupuntahan natin dito sa Cabo, Baguio. This will be my first electric scooter. Kaya nagdadalawang isip kasi ako nung una, kasi maliban sa I find it like really ano lang, parang laruan lang talaga siya. So, but eventually nung nakita ko yung mga extreme na models like the Wolf Warrior, oh my god, pwedeng i-jump, pwedeng i-rampa, it's motocross inspired. So I was amazed. So sabi ko baka maganda to, kaya natin to. So I think it's a good choice para sa chill and yung city ride ng yung mga lakwatsang patay oras na lakwatsa, rather than riding my 400cc na gagastos ka ng gasolina and masyadong malaki para sa traffic for a chill ride. Mabigat, why not try the electric scooter? Eco-friendly, and then of course maliit, kasingit-singit pa tayo, nakatayo lang tayo. And then it's a, I think it's a different ride experience. So tara guys, tingnan natin kung okay ba to. So guys, nandito na po tayo sa Cabo, Baguio. Medyo umuulan, so baka hindi ko rin makakarga sa likod kasi mababasa yung box kung kukunin ko na ngayon. Tara, pasok tayo sa shop. Pasok tayo. So once again, dito tayo sa Cabo, Baguio. Finally na-meet natin yung owner, and then siya mismo nagra-ride din. Sobra. If you can visit our place here at Crown Legacy Hotel, close by Crown Legacy Hotel, I'm sorry. 143 Quezon Road, right beside Crown Legacy Hotel, yung may car wash. Pasok lang kayo dito, you see the Cabo Baguio sign. And then we have different models nga na nandito. It's like all the scooters from starting from 24,000 going up to 136,000. So pang ano, pang lahat, may pang masa tayo, may pang middle class, and then may pang may extra money for their leisure and everything. Thank you so much. And sa simula, okay lang naman, kasi later on, i-ano kita, i-guide din kita. Pagka pinres natin na ganyan, mararamdaman mo naman yung press niya, yun yung naka-dual motor, and then you'll feel the power. Hmm. Ayan, ngayon, kung gusto mo ng smoother ride na naka-dual motor ka, pindutin mo to and pindutin mo yung echo. Okay. So wala siya masyadong drag. Hmm. Kasi usually meron to, dahil malakas yung power niya, pagka magugulat ka na lang, may drag eh. So pindutin mo yan, mas lesser yung drag niya. Ngayon, kung medyo malakas pa rin yung drag sa'yo, dito tayo magbabawas ngayon. Ang pipindutin mo lang naman, pag gusto mo mag-change ng gear, makikita mo yan, itong power button isa. Yan. Tapos magbiblink yan, and then turn sa mode. And then, hiya mo na. May diferensya ba sa torque, yung 1 and 3? Okay. Yes, malayo. Ngayon, itong unit nyo is nakatanggal yung may safety feature kasi to. Kasi okay, minsan may mga kaibigan tayo na medyo, sometimes medyo usisa. Oy pare, okay yan ha. Sabi niya, oy mga bata, ganyan. Biglang pindot nito. Ngayon, ito, hindi naka, all yung safety feature niya ngayon. So, pag pinindot mo, aabante na siya. Mm-hmm. Sila, and then they, kaya ito yan, yung mga disgrasya na nakita ko na iba. Ang gagawin nila, naka full throttle silang ganyan. Okay. Biglang dual ngayon. Magwawala ito kasi mag-anto eh. Mm-hmm. So dapat yan, pag alam mo na mag-anticipate ka na rin, kasi alam naman tayo sa motorsiklo yung mga riders kasi may two finger rule tayo dito sa nakapatong eh. Di ba tayo, yes, ganyan eh.
So dito ang tinuturo ko sa kanila is a two finger rule also. Don't be comfortable na you just hold this one and everything na you think it's walang mangyayari in a split second. So you have to be prepared para sa akin. Yes. So I always tell them na you have to put your two fingers right here. And then ito, and then if you change, you wanna change it later on, at least it's safer kasi marirelease mo ta ng konti and prepared ka. Okay. Sa mangyayari. Iba kasi, yung ibang nakita ko sa video nila mismo, nakaganyan na sila. And then full throttle, and then they press this one. Ito lang yung prenong hawak nila. So pumalo. O, pagpalo nila lang ganun, wala na, lose control. Send lang na. Tanggalipin. Yun na. Mataas, yun ang isa na dyan. The best na sa perfect na kung waterproof. Ah, kailangan na eh. Pwede maglaro sa ulan kung tamizaw. So ano nito, ang yan ang sinasabi ko na you have to keep a little and then sabay. Thank you sir. Parang ganyan. Parang kumbaga, gagawin mo. Yan. Kick mo lang siya ng konti and then saka. Ah, okay. Ganun. Ito, naka-full ako sa lahat. So naka single lang siya. Naka-dual ako. Dati nodo ko na. So testingin natin lahat yan. So ayun, tinesting na yung unit ko mga Rawatsa. Excited ako dahil first kong mag-scooter eh. So ito, toys for the big boys, pampawala ng buryong sa COVID na to. Yan ang position mo rin going down. Okay. Like yung puwet mo nandito sa likod. Okay. May engine brake ba siya pag downhill or wala talaga? Free flow pala? Mararamdam, pag ganito katarik, hindi mo masyado maramdaman eh. Para minsan, ang isa pa palang sasabihin ko sa'yo, darating yung time na akala mo nagka-cut-off ito, pag-packet ka bilang hihinto. Ganun. Ibig sabihin nakapreno ka. Ibig sabihin kahit light na preno babasahin niya. So that's yung electronic niya na nagwano doon. So just make sure no when you're going up na yung pagpreno mo release ka agad. Especially when it's traffic. Okay. So pag ganun hinto ka na baba, then push ulit. Yeah, from the start. Ayan oh. Talagang hindi siya mag-aano rin eh. So pagka ganun, ang ulitin natin. Pa-accept na. Pag-kick lang ng ganun, sabayan mo. Okay. Kasi mapag-aralan mo naman. Pero baka magulat ka lang minsan bakit siya nag-cut off and everything parang ganun. Pag tumatakbo ka. So you just have to be careful lang dun sa mga ganun. Kasi, so yung ano, adjust mo na lang. If you cannot adjust, just give me a call. No problem. Okay. So done na yung purchase natin. Excited na akong mag-ride. Together with sir, ang bayad ni sir, ang ino. Full instruction yun. Hope to ride with you anytime soon sir. Ay naka, hopefully. Talagang ano, looking forward. Alam mo lahat na nakabili dito, sa akin looking forward. Para at least magkaroon ng one big community tayo. One big community. Yes, one big community. And plus sinasabi ko sa kanila, any scooter you have, walang ano, walang discrimination. Yes. Pinaka the best, we're gonna be together. Ano yan, tulungan yan. Okay, so in time of pandemic, panahon na rin makatulong sa environment, wala tong emission, no? So walang hindi na kasira sa ating kalikasan. This one is the ito yung gamit ng sir, no? Tung Wolf Warrior. Yes, Wolf Warrior. Ito yung pinaka top of the line, sir, or second. Ito yung pangalawa, no? Yan, that's the top of the line. Ito yung top of the line natin na so, ano, ginagamit sa off-road. Alright. We use it off-road. Okay, so that's it. Ride na tayo sir sa susunod na mga panahon. Ang yes. September 6 pala, invite mo September sila sir. September 6, yes please. Meron tayong ano, limited slots lang yon.
Kasi ayaw namin dumagsa yung mga tao, so limited slots lang siya. We're gonna have a clinic, so magtuturo kami kung paano yung mga experience nating mga crews natin, and then yung mga riders natin. We'll teach yung mga ibang riders natin how to ride properly, technically sa kalsada, I mean safety first sa sarili nila, and plus yung mga makakasabay nila na para maiwasan ang disgrasya. And pangalawa, yung kumbaga yung complete na how to use the electric scooters and anong gamit niya, para at least makita ng public natin na it's the future of mobility. Parang gano'n, no emission, we're helping Mother Earth. And plus we just have to ride safely. Ang ano diyan talagang main purpose namin is yung protection ng tao sa sarili niya. Parang ganoon. Now when you're riding, huwag magiging balasubas sa kalsada. Kasi that's number one na importante na malaman ng tao, kasi iisa lang ang buhay. Ang scooter, pwede mong ihagis yan, masira, marirepair natin, pero ang tao, mahirapan na akong i-repair, doktor na yon, kasi scooter lang alam ko. Okay. He's going home! Yeah! Sorry. Going home and let's ride. And let's ride. Okay. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Hope to ride with you soon. Soon, sir. Narandito lang ako. And stay safe. Thank you very salamat, much. Salamat, sir. Bye-bye. Thank you, sir. So, that's it, guys. Ayan na, karga ko na sa likod si Cabo Mantis Plus. Excited na akong masubukan talaga to, ano yung kapasidad nitong scooter na to. And by the way, this is my first time na mag-scooter. Mula lang bata pa ko, it's been the basic, of course, yung basic two wheels na motor from 110cc 250YZ 2-stroke for motocross, KMX 125, Yamaha 90, and then Super 400 ngayon. Eto, subukan natin. Subukan natin ang electric scooter. Thank you.